Yan, good morning po mga kalingap, mga kabente. Narito po ako ngayon sa lugar po ni Kuya Ramon. Bibisitahin ko po siya kasi po nung nakaraan po ay nabalitaan po natin na na-aksidente po siya, nahulog po siya sa bubong ng kanilang bahay. Tapos po ay nakumpayin po sa ospital. Yan, ngayon po ay di po ako nakabisita doon. Gawa po ng marami pong pinupuntaan at nagkasakit din po ako. Kaya di po ako nakabisita. Kaya ngayon po ay bibisitahin ko po. Kasama ko po si ano, si isang YouTuber din po, si Recap TV. Yan, siya po yung nagrekomenda sa akin kay Tatay Ramon noon. Yan, kasama ko po siya sa pagbisita ngayon. Tara po mga kabente, puntahan na po natin si Tatay Ramon. Yan po mga kabente, nagdala din po ako ng grocery tapos bigas. Ano kayo Ricky pa? Yan po, nakisuyo po tayo kaya no? Kay Kuya Ricky. Recap TV. Yan si Recap TV. Yan, salamat po sa pag-assist. Nandali po ako ng mga biskuit. Kumusahin po natin si Kuya Ramon. Master Jason. Si Kalingap, inibahan ko na, uwi na. May biskuit dito kaya naman at tapos bigas. Hey, karong grocery. Kaya Ramon, pansya ka na, di ako nakabisita nung nakaraan. Nagkasakit din kasi ako. Nakasama lang Tatay Ramon ang loob mo. Si ano, si Hiner. Mabiyahe na papunta dito. Marco, ano? Ha? Parang balik. Papunta na dito. Nag-aasikaso na ng travel pass. Nandito na po yung sitwasyon ng ano. Tatay Ramon. Pero kaya nang nangyari nung nakaraan, bakit na nagkaganyan si Tatay Ramon? Ay nag-ayos ang ano sa kanyang bubungan na bubung? itong bahay niya. Nakakyat dyan o, sa taas niya. Tapos nagtali sa baywang. Ay siguro nagsamang pakiramdam o kaya nakaramdam siya at nahilo, nahulog. Ayun, nang magbagsak, nakatali sa baywang. Naputol yung tali and then tumama yung ano niya, ulo sa lupa. Nakabagsak kaya nakabaskag. Yung x-ray niya nandiyan. Nakasama mo na ang loob mo, Tatay Ramon ha. Magpagaling ka. Ako pala. Buhay. Sabi ni Tatay Ramon, diyan na daw siya makakapaghanap buhay. Ayun na. Dadadala na lang po kita ng bigas. Mga kalingap, umakit daw po si tatay sa bubong para ayusin daw po yung kanyang bubong. Nahulog daw po ito. Pero online lang siya, kaya mas kibit-bit. Nahirapan daw po siya mag-ano. Hindi nga, ito po nakahanap po dito ang oxygen. Lagi niya po itong ginagamit, oxygen? Oo. Lagi niyang ginagamit? Ano, standby siya. Ay, nung kagahapon na ubo, hindi na namin, sabi niya, wala. I mean, in-standby, nilamanan namin. Kung anong face man, gusto yun.
kailangan kami din pa eh, ano na. Basta may laman siya bago dala lang. Sabi niya Kuya Ricky, tanggalin muna ng ata. Sa pagdala daw siya magkabit na. Basta may standby po kami. Pinarepeat ko na po sa provincial. Basta kung kailangan nahihirapan maginhawa, kailangan mag-oxygen. Pati Ramon, at makakatulong yan. Pag nahihirapan ka mag-ano, maginga, nandito ang oxygen ha. Magsabi ka. Yan po mga kalingap, mga kabente. Humingi po ako ng konting tulong po din sa inyo. Yung mga sobra-sobra po dyan para po makatulong po. Pagtulungan po natin siya na mabigyan ng konting tulong si Tate Ramon. Ayan, ito po yung ano, yung anak buhay po ni Tate Ramon, yung pangangalakal. Ito po yung nabili natin yung bike ni Tate Ramon. No? Tinutulungan daw po ng kapitbahay itong ano. Salamat po dun sa nag-volunteer po sa pagawa po nitong nakita ano ko po yan. Ni Tate Ramon. Ay, nakita ko, naliligo ako yan. Kipal. Ito po yung resulta po ng x-ray niya. Sa spinal. Ay, ang ano sa akin ng doktor, bawa ilalabas na siya. Ang ano kasi dapat hindi pa. Pero saka gusto, ang declaration din ng doktor, ano man ang gawin natin? Maano man siya, ganyan, bedridden siya. Kung nasa loob lang sa labas, pare sa sitwasyon. So, decided din yan. Galit na rin sa amin. Gusto niya nang lumabas ng ano, baha, ng hospital. So, ginawa namin lahat with ano nga yan, oxygen na gawa ng paraan. Yun ang ano. Di sinunod ko, nag-waiver man ako na kala ko mag-ano pa ako. Mapag-waiver, may bayad. Eh, hindi naman. Doktor na rin sabi siya na ang bahala. So, wala naman akong ina. Ano pong sabi din sa resulta ng ano? Ng CT scan. Talagang na-dislocate talaga itong ano. Ang, ewan ko yung nasa kanila yung mga talagang ano na to. Kaya nabali siya? May bali dito. Ang ano nga yung pain. Pero sa ano namin, kahit hindi na. Kasi ngayon ginaganon niya. Yun din yung nag, ano sana kami ng panlagay nga dito sa liig niya. May natanungan din kasi ako nung ano na doktor. Sabi yung ano, delikado na daw yung para kay tatay yung sa liig niya. Yeah. Kasi pag inoperahan daw, baka daw kung anong daw maging... Yun na rin na magiging risk niya. Oh. Tatay Ramon, palakas ka ha. Matungit pa tayo. Yun na gusto niya, may kalaban pa yung natungitan niya. Ha? Unang punan, bibigyan kitang punan. May 20 ako dito. Sabi ni Tatay Ramon, matungit sa'yo ko, matungit tayo, sabi niya, wala akong puhunan. Talaga lang. Nakapagbiro pa talaga si Tatay Ramon. Tatay Ramon, magpagaling ka ha. Oo, dito lang kami. Ganun ba, gano'n dyan? Umiikot na lang ganun. Yan po mga kabente, yan humingi po ako ng kaunting tulong po sa inyo sa may mga sobra-sobra po dyan sa ano po. Mabigyan po natin ng ano ng kunting tulong si Tatay Ramon. Ay ate po, bang ano bang bilibili ng gamot ni ano? Salamat po Tatay Ramon. Sa mga susunod po maano po ako dito, mabigay pa po ako. Yan po, nandito po ako sa isang remittance center dito po sa Bayalang Daet. Yan, papadalan ko po si ano, yung isa po sa anak ni Tatay Ramon na lagi pong hinahanap ni Tatay Ramon. Isa po yung ano,
matagal na po niyang hinahanap na gusto niyang makita na hindi po niya nakikita sa loob po ng 20 years. Yan, papadalan ko po siya ng pamasahe kasi medyo malubha po yung kalagayan ni Tatay Ramon. Kaya kailangan po na makabiyahe po agad yung anak. Biyahe na po agad. Yan po mga kalingap, pauwi na rin po ako. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta po sa aking channel. Dun po sa mga hindi pa po nagsusubscribe, pasubscribe po, Mr. 20 Boy Vlog. Maraming pong salamat. God bless po.